Gaya po na sinabi ko, siya po, isa po siya sa mga favorite elders and speakers ko po. And siya po ay member na ng community since 1989. Huwag na kayong magkwenta, ako na lang. 25 years na po siya sa service, silver. Ayan. At sila po, actually, CFC po sila. Nag-serve po sila bilang National Council Director po si Tito, yung husband po niya, for 20 years. So imagine ang tagal, di ba? So, hindi ko na po paliligoy-ligoyin at medyo, ano na, marami pa siyang gustong iparinig sa atin. Let us all welcome Tita Rita Verdolaga. Thank you, Marie. Good morning. O, di ba? Yun daw ang batin ninyo, good morning eh. Actually, talaga, it's always a good day, di ba? Pagka nagsasama-sama tayo for the Lord. It's always a privilege. Nako, siguro, sabi ni Marie kanina, huwag na magkwenta. Sasabihin ko na sa inyo. Tatlo po anak namin. May apo na po ako, actually. I have a granddaughter, 5-year-old granddaughter sa eldest ko. Pero you know, it's always a privilege pag nakukumbida po, no, magbigay ng talk. Kahit sinabi ni Marie na hindi sana ako ang speaker, dapat sana nung talk one. But because I was in the Philippines for 2 months, kasi may karamdaman ho ang mga magulang ko, so as much as I could stay longer sa Pilipinas, no, I stay there. Kasi yung bunso po namin, nag-aaral po yan, dahil mahaba rin po ang vacation, di nagpapalipas muna po kami doon sa Pilipinas, di po ba? So, it is good, again, to see each and every one of you here. Beautiful people of God. Alam niyo nung nakita ko itong lugar, una, hindi ko nga makita eh. Sabi ko kasi, may birthday party. Tapos, sumilip ako sa kabila, parang may costume party. Sabi ko, nasa kaya dito yung sa handmaids. Mabuti nilang may nakita ako na nakaabang kasi narinig nila ako. May tinanungan ako, Miss, excuse me, handmaids ba kayo? Ay, handmaids ko kayo, halika, dito po tayo, dito po tayo. Sabi, kaya talaga si Lord, mabait talaga. Talagang He has really, you know, destined that this day would happen. Alam nyo, nakakatuwa kasi I think at the opposite side, merong worship, di ba? I don't even find it as a distraction although may kalakasan, di po ba? Kaya lang, nakakatuwa kasi sila yung nag-intercede para sa atin. Di po ba? Kaya talaga mabait talaga si Lord. Alam nyo mga kapatid, we are on talk number 4. And I honor each and every one of our participants who have been here since talk number 1, no? Ano yung first talk natin? With God's love. Actually, yun ang talagang tema ng buong Christian Life Program. Sa totoo lang yun ang tema talaga ng buhay natin. Nandito po tayo dahil sa tindi ng pagmamahal ng Panginoon. Naniniwala ba kayo? But yes, of course, di ba? We are here, we're very much alive. Nandito tayo sa lugar na ito. Pinagpala tayo, binless tayo ni Lord. Dahil yun at yun na lamang po ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Di ba? Tapos sinabi po doon, talk number 2 we talked about? Jesus Christ. Sa tindi ng pagmamahal ng Diyos Ama, hindi niya ipinagdamot sa atin ang kanyang nagtatanging anak. None other than Jesus Christ Himself. Di po ba? Kaya last Friday, it was Cecil who gave the talk on what it means to be a Christian. Kasi dahil alam natin ang ating Panginoong Jesus, nagtawang tao siya, di po ba? Namatay siya para sa bawat isa sa atin. We would like, and we profess ourselves, di ba? We profess to be Christians, right? We carry Christ in our life. Therefore, we would like to know how it is to live a life the way the Lord wants to live. Diba? Kasi yan naman po talaga sana. Yun sana po sana ang direksyon ng buhay natin. Yung direksyon ng buhay na gusto ni Lord para sa atin. Diba ba? At naka, hindi hong madali. Sinabi nga po ni St. Teresa, diba? Lord, kaya pala kukunti lang yung friends mo. Diba? Hindi madali ang sumunod sa'yo. Kasi nga naman, marami sa totoo lang, diba? Even the Lord Himself, it was never easy. The 3 years since Jesus came out for His ministry, it was never an easy 3 years, right? Kita nyo, He had to die for the love of each and every one of us. Now, this talk, Repentance and Faith, yun ang title ng talk natin. Alam niyo po, ang ibig sabihin po nito, repentance, pagsisisi, pagbabalik loob. Bakit kailangan isama ito sa Christian Life Program? Kasi po, nandun na tayo sa puntos na gusto nating matutunan. Paano ba natin
sa wasto ang ating buhay. Hindi ko naman ho sinasabi na hindi tama yung ginagawa. Because sa totoo lang, lahat naman tayo makasalanan. We are all sinners, right? Pare-pareho tayo. Alam niyo, kaya lang, kadalasan kasi sa ating, you know, sa day by day nating ginagawa, you know, day by day, ang worries, ang concerns, ang issues natin sa buhay, kung minsan yan, it just takes control over us, no? Nakakaligtaan natin na mayroong power, mayroon tayong Diyos na mas malaki pa sa all the combinations of all the problems in the world. Di po ba? Kaya lang, kailangan matutunan natin, how can we respond? How can we bring ourselves back to that life that the Lord wants for us? Tandaan po ninyo, ito totoo po ito. Dahil wala kong gusto ang Panginoon kung hindi the best. Kailangan the best para sa mga anak niya. Yun ang desire ng Lord na bawat isa po sa atin, meron tayong buhay na maiaalay natin sa Kanya. And the best, di ba, kailangan karapat dapat na ibigay natin sa Kanya. Di po ba? Kung ano yung best natin, di po ba? And number one, no? Number one requirement is that we go back to our God. Magbabalik loob, repentance. Yun po ang ibig sabihin kung bakit kailangan, alam niyo, hindi ho gawang biro ang magsalita tungkol sa repentance, di ba? Even the word repent, parang nakakakilabot pakinggan. Magsisi, pagsisihan, di ba? Kasi, alam niyo, kilala niyo po ba si Bo Sanchez? Naalala niyo si Bo Sanchez? Okay, may kikwento ako sa inyo. Alam niyo po, a long time ago, no, si Bo Sanchez kasi matagal ng preacher yan eh, no? He's a very powerful preacher. Dati po may mga teaching tapes siya, yung cassette tapes, no? Alam niyo, fan po kami ng mag-asawa dyan sa tapes ni Bo Sanchez. Meron siyang isang particular tape na pinakinggan ko, mas gusto ko pong i-share sa inyo. Alam niyo ang sabi niya tungkol sa ano ha, tungkol sa buhay natin ha as Christians. Sabi niya, ang dami daw nating kinakatakutan sa buhay. Totoo naman, di po ba? There are a lot of things that we are afraid of, right? Yes. Lalong-lalo na tayo pag nagtatrabaho tayo. Siyempre nandun yung takot mo na walang ka ng trabaho. Lalo na kung may binubuhay ka. Lalo na kung meron ka mga magulang na umaasa sa'yo. Diba? Kahit mga kapatid, kahit na extended family, may kasama pa yan eh. Lalo na tayo mga Pilipino, hindi natin mahindihan yan eh. Diba? Alam niyo, sabi niya, oo nga, sabi niya, kinakatakutan natin yung mga yan. Pero sabi niya, ang dapat daw nating katakutan ay ang malunod sa kasalanan. Yun ang totoong horror story. Ang malunod tayo sa kasalanan. You know, we don't realize, sabi nga niya, alam niyo ba, sabi niya, na kung nagkakasala tayo at lalo pa tayong nalulunod sa ating kasalanan, dalawang bagay ang nangyayari. Okay? Dalawang bagay, sabi niya. Number one, we derail ourselves from the plan of God. Derail. Alam niyo ang train, ano? Pagka nawala yung sariles, ay utang na loob. Di ba? Talaga eh, malaking aksidente yan. Alam niyo, sinabi ko sa inyo, may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Di po ba? Tama po yan. Eh, pagka nga naman, hindi ka sumusunod sa Kanya, hindi ka nakikinig sa Kanya, panay ang ginagawa mo na hindi naman dapat sana karapat-dapat para sa'yo. Nawawala tayo sa plano ng Panginoon. Di po ba? And when we derail ourselves from the plan of God, hindi ho ginusto ni Lord yan. Sa sarili natin yan. Di ba? Tayo ang nagdidesisyon yan. Di ba? We become helpless prey of the devil. Ang ibig sabihin yan kasi, pag lalo tayong lumalalim sa kasalanan, nandyan si Taning, nandyan si Satanas, mga kapatid, totoong totoo po na Miss Satanas. Totoong totoo po, yan ang sinasabi niya, matakot tayo dahil hindi natin yan nakikita. This is the spiritual realm. Hindi natin ito nakikita, pero totoo, there is good and there is evil.
And if you think the evil has no power, nakakamali kayo. Dahil the evil is very powerful. Tandaan po natin, Lucifer, si Satan, si Satan, no? Si Satanas po, eh dati pong malapit na malapit sa Diyos Ama. He was an angel. He was the closest to God. Kaya nga siya naging demonyo dahil nagtaka-Diyos na siya. Ayaw na niyang sumunod kay Lord. Kaya he was banished. That's why all the evils, all the devils that follow him do not and refuse to follow God. You see? And this is reality. This is the true story. Ngayon, pagka nawala tayo sa plano ni Lord, we cut ourselves from our God. Lifeline natin ang Panginoon. We are here because of our God. Tama? We are here because of God. Alam niyo, naririnig niyo siguro yung mga iba kung minsan dahil sa yung tinatawag nila, hala, kapit-patalim na lang, di ba? Dahil sa despair, di ba? Dahil na, ang feeling nila hopeless na sila, kakapit sa patalim. Alam mo pag sinabi mo, hindi ka man biro ang magsabi noon eh, yung kakapit sa patalim. Kasi ibig mo sinasabi para bang binebenta mo na yung kaluluwa mo eh sa demonyo. Ibig sabihin, gagawa ka na lang hindi dapat. Gagawa ka na ng hindi karapat-dapat. Kasi akala mo wala ng Diyos. Akala mo na hindi ka na naniniwala sa power at sa pagmamahal ng Diyos para sa'yo. Yan ang sinasabi niya. Yan ang dapat nating katakutan. Panagkakasala tayo, nawawala sa isip natin ang pagmamahal ng Diyos. Hindi tayo naniniwala sa mercy niya. Di ba ngayon, year of mercy. Hanggang October pa yan, year of mercy yan. Kasi yun ang talagang ibig sabihin ng repentance. Alam niyo, sabi ni Father Larry Faraon, no? He's a very powerful priest, no? Dominican priest po yan sa Pilipinas. Sabi niya, nakakalungkot. Kasi marami sa atin ang hindi na, sabi niya, naiisip. At hindi na natin daw na tinatanggap ang kasalanan as kasalanan. Iba na raw ang sinasabi. Sinasabi, ya, hindi kasalanan yan, pagkakamali lang yan. Okay lang yan, excuse lang yan. Oh, hindi na raw sin. Sin is no longer sin. Ibig sabihin na, ay, ano yung, very, ano ha, concrete example, abortion. Ang abortion, sabi, choice daw yan. Hindi naman kasalanan yan. Choice mo yan. Eh kung hindi mo naman kayang buhayin eh. Adam-dami mo nang anak, sasabihin pa sa'yo. Eh palaglag mo na yan. Maintindihan na ni Lord yan. Diba? Sabi nila yan, hindi na raw kasalanan. Premarital sex, ang nagkakaroon ng sex outside of marriage. Sabi nila, ay hindi na rin kasalanan yan. Eh kasi hindi naman kayo talaga yun sa asawa mo. Naku, inapi-api ka naman. Dapat lang mailab ka naman sa iba. Yung magpapaligaya sa'yo. Hindi daw kasalanan yan. Alam niyo mga kapatid, sabi nga ni Bo Sanchez doon eh, sabi niya, bakit ganun? Ang kasalanan, hindi na tinatawag na kasalanan. You know what is sin? Really? Ano ang ibig sabihin ng sin? Ano ang kasalanan? Sin is an offense against God. Okay? It is a refusal to give God our obedience. It is a refusal to give God our love. Tandaan natin, inuulit ko, bakit tayo nandito? Di ba? Nilalang tayo ng ating Panginoon. Tama! Ang bawat isa sa atin, nilalang tayo. We are creatures. We were created by our God out of His image, out of His likeness. Tandaan natin yan. Therefore, every bit of us, lahat po yan, magmula sa ulo natin hanggang sa talampakan natin, pag-aari ng Diyos yan. Di po ba? Yung kanta na favorite ni Ambassador Grace dati, Hiram sa Diyos ang aking buhay. Di ba? Totoo naman yun eh. Itong buhay na to, hindi naman sa atin to eh. Di ba? Kay Lord dito, kaya nga tayo nandito dahil kay Lord. Therefore, every bit of us belongs to God. Therefore, lahat po ng parte ng katawan natin, inside and out, our thoughts, the words that come out of our mouth, yung ginagawa natin, yung dito sa puso natin, pag-aari ng Panginoon.
And therefore, we need to obey our God. Di po ba? Yun ang nangyayari. Sabi niya, alam niyo, ang pagkakamali kasi, sabi niya, hindi natin akalain nagkakasala tayo, sabi niya. There are two reasons why. Dalawang dahilan, bakit akala natin hindi tayo nagkakasala. Number one, sabi niya, akala natin, ang mga kasalanan natin, eh hindi naman doon sa Ten Commandments. Ah, oh, di ba? Ano ko laki doon? Diba? Alam niyo ba, Ten Commandments? Ah, baka naman na absent kayo noon. Anyway, alam natin na, di ba, may Ten Commandments, di ba? Na binigay si Lord kay Moses, di ba? Pero hindi naman ibig sabihin, para lang yun sa mga Israelites. That is for all of us, di ba? Yung Ten Commandments, akala natin pag yung ginagawa natin, eh hindi naman labag doon sa 10 utos ng Diyos, ay okay na tayo, di ba? Naku, may sasabihin ako sa inyo. Pero kailangan ito, i-quote ko ang Bible, ha? Kukunin ko ang Biblia. Kasi ang sabi ni Bo Sanchez, yung Ten Commandments, those are topical headings. Ibig sabihin, those are the big capital na mga utos ng Panginoon. Pero may mga nakakabit ng mga utos pa si Lord doon sa malaking mga utos. Okay? And there is one very, very nice example. Okay? Ibabasahin ko. Ito, kailangan basahin ko kasi para sabihin nyo, hindi ko yan ginagawa. Si Lord dyan ang nagsasabi sa Matthew. Okay, ha? Bubuksan ko ang Bible. Matthew 5. Okay? Sabi dito ni Lord, teaching about anger. Galit, ha? Sa galit. You have heard that people were told in the past, do not commit murder. O, di ba? Thou shalt not kill. Di ba? Kasama yan, di ba? Okay. Anyone who does will be brought to trial. Yun ang sinabi ni Lord. Pero sinasabi niya, but now I tell you, okay? If you are angry with your brother, if you are angry with your brother, you will be brought to trial, sabi niya. Okay? If you call your brother, you good for nothing. Pag yun daw ang itinawag mo sa isang kapatid, you will be brought before the council. If you call your brother a worthless fool, okay, you will be in danger of going to the fires of hell. Ito, sa loob ng puso mo, yung tinatawag na hatred, alam niyo yun? Yung anino pa lang nung tao, talaga lamang ikinasusuklam-suklam mo na. You know what, mga kapatid, sinabi ni Lord, you are committing that sin. You are guilty as killing that particular person. See? Diba? Hindi natin naisip yan. Akala natin, sabi natin, galit lang naman, hindi ko mo pinapatay. Pinatay mo na sa sarili mo, sa isip mo. Maya't maya, iniisip mo na, sana madapa ka. Nakulakbuti nga sa'yo pag may nangyari, hindi ka nais-nais. Mabuti na lang nangyari sa'yo yan. You see? These are evil thoughts. And evil thoughts that rot. Yung dito, yung nandito sa loob ng puso natin, maniwala kayo. We are guilty as killing that particular person. Thou shall not steal. Di ba? Sabi yan sa Biblia. O anong sinabi doon? Eto, ha? Siguro sa inyo may mga nagtatrabaho sa office, right? Okay. Di ba nandyan yung may mga supplies? Oh, andyan ang mga ball pens, coupon band, di ba? Paper, di ba? O, yan. Naku, sabi niya, tamang-tama, wala nang supplies yung mga anak ko. Di ba? Kararating lang nung supplies. Meron pa naman nung last year. O, ano ba naman yung maiuwi mo yung isang box? Di ba? O, ano ba naman yung maiuwi mo yung isang rim ng coupon band? Naku, eto na, sasabihin pa ng mga iba. O, service naman ito para kay Lord. O, di ba? Naku, photocopy ng photocopy doon sa opisina. Lahat
kami na. Mga kapatid, pag nanakaw po yun. Pag nanakaw po yun, ay akala siguro iniisip natin, ay hindi. Ay pag nanakaw po yun, dahil hindi po sa atin yun. Di po ba? It falls under that heading, thou shall not steal. Ano yung nakalagay? Isa pang example, thou shall not commit adultery. Di ba? Akala natin, only for those who what? Really have affairs outside of marriage, di ba? Akala natin yun lang ang nagko-commit ng adultery. Naku mga kapatid, sinabi ni Lord dito sa Biblia. Again, basahin niyo yan, Matthew 5, verse 20, everything is there. Nakalagay doon, any man who looks at a woman lustfully, yung may pagnanais, yung kulang na nahuhubaran na lang niya, no? Hinuhubaran niya na sa isip niya, is guilty of committing adultery. Hindi lang sa lalaki yun. Kasi tayo din mga girls, di ba? Ay, marami naman kasing gwapo. Di ba? Actually naman, di ba? Kaya lang, di ba? Pagka naman nakita mong minsan, tama na, nakita mo ay gwapo. Eh, dinitigan mo pa, di ba? Second look, third look. Tapos mamaya, araw-araw, binantayan mo na. Naku, mga kapatid. Di ba? Yan na yung temptation. Yung temptation na yan, medyo tumutubo na yan. Kapag lagi ka, tingin ka na lang tingin, ine-entertain mo na. Okay? So again, sinabi ni Boss Sanchez, akala natin hindi tayo nagkakasala dahil hindi tayo lumalabag dun sa 10 utos ng Diyos. Pero mali. Number 2, sabi niya, akala natin hindi tayo nagkakasala. Bakit? Kasi sinisisi natin sa iba. Eh, kaya nga ako ganito dahil sa'yo eh. Oo, di ba? Kaya ako laking galit dahil sa'yo. Di ba? Hindi mo aaminin. Hindi mo aaminin. Hindi natin sasabihin sa sarili natin na, ay, sabi niya, eh, kaya naman ako nagalit dahil sa ginawa niya. Oo, di ba? O kaya, palagay mo na, kaya naman ako naghanap ng iba dahil hindi na niya ako mahal. Di ba? Hindi mo aaminin na kasalanan mo eh. Di ba? In other words, really, in other words, joking aside, di ba, we need to be able to admit our own actions. We should be held responsible for everything that we do. Because that's the criteria for repenting. When you want to go back to the Lord, when you want to have a life which is right before the Lord, ang unang-unang hinihingi niya, aminin mo, aminin natin ang ating pagkakasala. Aminin natin ang ating kahinaan sa ating Diyos. Dahil ang Diyos natin ang nakakaalam lang ng lahat. Maaaring sabihin mo, wala namang nakakaalam, na itago mo naman. Well and good. But then, my brothers, my dear sisters, the Lord knows everything, right? Wala po tayong tinatago sa Diyos. Kuminsan nga, akala natin, hindi pa nga natin na isasabi, di ba, nasasabi sa Kanya, sa prayers natin, alam na ni Lord yan, di ba? Nandito pa lang sa isip natin, alam na ni Lord yan. Iisipin mo pa lang, alam na ng Panginoon yan. In other words, number one, we need to have a change of heart. Kailangan maniwala tayong kapatid na ang pagiging mahina natin ay kailangan aaminin natin sa Kanya na makasalanan tayo. You know, only when we admit, we become humble, diba? Humility. Bakit tayo pang magmamatigas? Yun, alam mo, yan ang nagiging problema natin eh. Nagpapakadyos tayo eh. Panay tayo ang nagpapatakbo ng buhay natin eh. Akala natin, lahat ng desisyon natin, okay na okay. Ewan ko kayo ha, pero nakarating na ba doon sa puntos ng buhay ninyo na parang na-acquire mo na lahat, naisip mo na lahat ng gusto mong gawin sa buhay, no? Tapos nagkaroon ka naman ng ari-arian, nagkaroon ka naman ng mga anak, maganda naman ang buhay mo. Tapos parang kulang. Meron kang parang hinahanap na hindi mapunuan. Di ba? You know, that had happened to me. That had happened to me once upon a time. I thought if I would have a boyfriend, kasi I was still single then, ay, okay na ako. Eh, nagkaroon akong boyfriend. Hindi naman pala ganun. Masaya nga, no? Pero parang hindi pa rin
asawa kami, then we had children, you think it's okay. But then again, you find yourself still wanting for something. There is still a vacuum inside. You know, I'm going to tell you, sisters, lahat tayo, ginawa tayo ng ating Panginoon na merong parang kulang dito sa loob natin. Dahil ang makapupuno lang yan ay ang Panginoon mismo. Tandaan natin yan. We were all born with that space in our hearts. Only intended for God. God alone. Therefore, if we put on God there, we will see. You know, makikita ninyo. Magbabago ang pananaw ng bawat isa sa atin. Then we will come to realize, ito palang buhay ko, may purpose. Kasi makikita na natin yung purpose ni Lord para sa atin. Di ba? Ang ganda kaya, ang sarap kaya ng feeling. Na kahit nasa gitna ka ng concern, sa gitna ka ng malalaking problema, pag alam mo na ginagawa mo ang inuutos sa iyo ng Diyos, at naniniwala ka sa pagmamahal niya sa'yo, maniwala ka mga kapatid, hindi ka pababayaan, mararamdaman mo ang kamay ng Diyos sa bawat kilos mo. And that is what faith is all about. Kaya nga sinasabi, repentance and faith, ang pagsisisi, hindi pa pwedeng wala sa pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi pa pwedeng sabihin mo, sige Lord, tatalikuran ko na ang ginagawa kong hindi ka nais-nais. Pero hindi ka naniniwala na may Diyos na mapatawad ka, na may Diyos na magmamahal sa'yo, na may Diyos na handa kang handa kang kulutin kahit anong oras, kahit ilang beses kang madapa, nandiyan ang Panginoon, na hindi niya binibilang ang ilang hulog mo. Ang binibilang niya yung ilang beses kang tatayo. Kung hindi ka naniniwala dyan, hindi kompleto ang pagbabalik loob. Hindi rin pa pwede na paniniwalaan mo lang si Lord, pero ito naman panipang ginagawa mo naman, hindi tama. Di ba? Nasaan dun? Paano mo sasabihin kay Lord na, Lord, paano naman ito? Love naman kita. Bakit ganito, Lord? Di ba? Ikot na lang ako ng ikot, Lord. Parang hindi ko nararamdaman yung joy, hindi ko nararamdaman yung peace. Bakit nga ba? Ito pinaniniwalaan mo, yun ang sinusundan mo. Diba? Parang hindi true. Diba? Parang hindi tama. Diba? Kaya mga kapatid, repentance and faith has to come together. Kailangan pag gusto nating maramdaman ang buong-buong pagmamahal ng Diyos, magbalik loob tayo sa Kanya. Aminin natin ang ating kahinaan. Aminin natin ang bawat kasalanan natin sa Kanya. At paniwalaan natin na kapag kinonfess natin, kapag sinabi natin sa Kanya ang lahat ng kasalanan ito, patatawarin na tayo. Kay Lord, pag nagsabi ka, burado. Hindi wala siyang listahan na, eh naku anak, eh matagal mo nang kinumpisan yan, eh nandiyan ka na naman, di ba? Hindi ganun si Lord. Pagka ikinumpisan mo na sa Kanya yan, burado yan, malinis ka na naman sa Kanya. Kaya nga, inuulit ko sa inyo, it's not the many times that you fall down that matters. It's the many times that you get up and believe in the gospel. Believe in the power of Christ. Tama? Therefore, mga kapatid, itong time na to, bigyan natin ang ating mga sarili ng pagkakataon. Pag-isipan natin. Alam niyo siguro, you were here dahil kinulit kayo ng mga kaibigan ninyo. Di ba? Dahil siguro may nagsabi sa inyo, libre lagi pagkain dyan. O, di ba? O, totoo naman, libre naman ang pagkain. Di ba? At saka sabi na, marami tayong makakausap dyan. Marami tayong magiging friends dyan. O, pero yung may ibig sabihin, meron tayong mauutangan. Wag naman. O. Pero alam niyo mga kapatid, the Lord brought you here. Ang Panginoon ang nagdala sa inyo dito. Now, this is the time that we would like to ask the Lord,
ba't mo ako dinala dito? Ano ang gusto mo sa buhay ko? Dahil, alam niyo mga kapatid, we do come from different backgrounds. Tama? Lahat tayo, we do come from different backgrounds. Pero meron tayong similarities. Meron tayo, lahat tayo mamamatay. Lahat tayo may hangganan. Alam niyo, pag nakita natin ang Diyos, isa lang ang tanong niya. Ano ang ginawa mo sa buhay na binigay ko sa iyo? Yun lang ang itatanong sa atin. Ano ang isasagot natin? Alam niyo, as I end this talk, I just pray that you would continue to ask the Lord. You would continue to open your heart. Kaninang ganda ng kanta natin, open the eyes of my heart, Lord. Diba? Open the eyes so I can see you. Marami tayo sa puso natin na nailalaman ang puso natin na hindi naman kay Lord eh. Tanggalin natin mga kapatid. Isa-isa na yan. Alam niyo, wala naman sa power natin yan. Grace kay Lord yan eh. Si Lord ang magtatanggal yan. Kailangan lang niya meron tayong willingness na magbago. May willingness tayong sabihin natin, yes Lord. Anak mo ako, Lord. I know and I believe that you want the best for me. Amen? Salamat.